Ayan mga kaibigan, katapusan na naman ang buwan. Magsidatingan na naman yung ating mga bayarin. Yung mga bills po natin sa kurinti, sa tubig at sa kung ano-ano pa. Mga expenses po natin. So paano ba natin mababayaran ang lahat ng ito? Huwag kang mag-alala kaibigan. Paroorin niyo po ang video kong ito hanggang dulo. Ituturo ko po sa inyo kung paano niyo tiyak mababayaran ang inyong mga expenses. Hello mga kaibigan! Magandang araw sa inyong lahat dyan! Happy morning everyone! Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. And so, good morning dear friends! So, ang topic nating pag-usapan ngayon kaibigan ay napakahalaga talaga. Napaka-importante po nito. Hindi lang sa mga katulad ko na may sari-sari store business, okay? Kahit wala ka pang negosyo kaibigan, kahit you are just a housewife, okay? Nasa bahay ka lang, napaka-importante pa rin ito kaibigan. At sana nga panoorin niyo po hanggang dulo ang video nito dahil alam ko marami po kayong matututunan at makakatulong po ito sa inyo. So kaibigan, ayan, end of the month na naman, katapusan ng buwan. Magsidatingan na yung ating mga bills, mga expenses natin. Katulad kay Ate GB, dumating na po ang isa sa mga expenses ko. Ayan, so ito po yung bill natin sa kurinti at nabayaran ko na kanina. Ayan, sorry. Bayad talaga agad si Ate GB dear friends. Ayaw ko maputulan ng kuryente, no? So, hindi lang kuryente ang expenses natin, ang bills ni Ate GB. Meron din akong bayarin sa tubig kaibigan. So, Metro Cebu Water District. Tinatawag namin dito sa Cebu na MCWD. At meron din po akong internet, no? Connection sa Globe dear friends. So, ayan, so marami tayong bayarin, no? Ano bang ginagawa ni Ate GB? Paano ko ba nababayaran yung aking mga expenses? Actually, kaibigan, merong nagtanong isa sa ating mga kaibigan, no? Sa YT World. Doon po siya nagtanong sa ating Facebook page, Negotiatives and Ideas. Paano ko daw nababayaran yung mga expenses ko dito sa aking tindahan? O mga kaibigan, no? Paano ba? Actually, kaibigan, yung mga expenses ko, dear friends, medyo malaki. More or less, 10,000 pesos po. Ito pong aking electricity bill, lagpas po, 5,000 pesos. Yung aking water, kaibigan nyo, yung bayarin natin sa tubig, no, water bill is that more or less 2,000 pesos. So 5,000 plus sa kurinti, 2,000 plus sa ating tubig at saka 2,000 po sa ating internet connection sa ating Globe. Ayan, so malapit talaga 10,000 ang binabayaran ni Ate GB, no, yung aking expenses buwan-buwan there. So ano bang ginagawa ko, no, para mabayaran ko ang lahat nito kaibigan na wala naman kaming trabaho. Ito lang pong sari-sari store business ang meron kami at yung aming maliit na personal cafe. So ngayon kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo, no, at sana kaibigan kung magustuhan mo man yung mga tips and ideas na ibabahagi ko at hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman kaibigan magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Gusto ko rin na i-shoutout yung isa sa ating mga kapatid sa YT World. Napashoutout ko sa atin, no, si C. Lon Sandoval Official. Maraming salamat po, Kapeped. Shoutout Lon Sandoval Official. Maraming salamat po sa suporta at pagmamahal. Thank you so much. So ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ang sikreto ni Ate GB noon na hindi na sikreto ngayon kasi nga ibabahagi ko sa inyo kung paano ko nababayaran yung aking mga expenses. So mga kaibigan, dahil may nagtanong kay Ate GB kung saan tayo kumukuha ng pambayad, no, sa bills natin dito sa bahay, sa ating tindahan, ipapakita ko na sa inyo kaibigan yung isa sa mga pinagkukunan ko, no, ng pambayad ng aking mga bayarin, mga bills, ika nga dear friends. So number one ka talaga kaibigan, no, sa bill ko sa kurinti, dito talaga kumukuha si Ate GB, no? Ayan. Shout out sa mga bata na narito. Oh. Ang saya, ayan. Sabi niya pogi na siya. So dito ako kumukuha kaibigan ng pambayad ko sa kuryente. Ayan, so marami tayong bayarin kaibigan, kuryente, ilaw at dalawa lang pala. Kala ko marami akong bayarin, no, tatlo. Kuryente, tubig, tsaka yung aking internet connection, dear friends. So, sa aking internet connection, at tsaka sa kuryente, dear friends, dito po ako kumukuha. Yung bawat lagay ng mga bata ng coins dito, nilagay niya nila yung coins, kaibigan, dito po ako kumukuha, no? Every other day, kaibigan, kinukuha ko po yung mga hinuhulog na coins sa mga bata, iniipon ko po, pangbayad sa kuryente at pangbayad na rin sa aking Globe, no, internet connection. So, thank you so much God, hindi na tayo namo problema kaibigan sa pangbayad natin. Shout out. Hindi na tayo namo problema kaibigan, pambayad natin sa ating ilaw at saka sa ating
ano pa bill no sa Globe connection natin there friends. At dito rin sa ating refrigerator kaibigan, ayan yung ice natin, ice tubig ni Ate GB. Ayan sinisave ko rin yan there friends, pang bayad ko sa kuryente ko. Actually, apat sana ang ref ni Ate GB kung nakikita nyo, pero dalawa lang ang ginagamit ko, ito lang maliliit there friends kasi nga mahal ang kuryente. Ayan, so ito mga yellow kaibigan no. Kinabukasan dahil ngayon ay evening, no night, no gabi na pala. Kinabukasan dito kaibigan, ito magiging yellow na. Ibibinta ko no, binibinta ko ng 3 pesos each. Kaya may pambayad na si Ate GB sa aming kuryente. Ayan. So may nilagay ko sa ibang lalagyan nyo kaibigan no, yung pang halin kumbaga no, binta natin sa yellow. So kung nakita nyo naman yung nakasulat, ice. Ayan, so matagal na ito dear friends, ilang buwan na. Hindi ko pa rin na-change kasi nagbibigay ng swerte. So ice dear friends, so kaunti na lang dahil nga bago tayo yung nakabayad sa ating kuryente. Dito natin kinuha, no? Pambayad sa kuryente kaibigan, ice. Ayan, so ito kaibigan, no? Ito yung ating GCash dear friends. Ayan, so GCash everyday. Ito yung ating income, no? Binta natin, no? Sa GCash dear friends, at ito yung sa ating printer. Ayan, so itong sa ating printer, kinuha ko na rin, dear friends, yung bago ito, dear friends. So, iba-iba, no? Iba't ibang lalagyan ko ng aking binta. Ito sa aking, again, sa GCash, ito sa printer, sa aking Xerox business, printing business, at ito sa yellow, kaibigan, at ito naman sa load. Ayan, so meron kasi akong GCash na load, dear friends. Ito yung cash in, cash out, at meron din akong yung load talaga, yung nag-regular na load, yung mga promo na load. Ito po ang lalagyan ko kaibigan, marumi na rin kasi ilang years na ito dear friends. Ayan, hindi ko pa nahugasan no, at wala akong plan na i-change dito ng lalagyan kasi nga swerte kay Ate GB. At ito syempre yung ating lalagyan ng binta araw-araw. So ngayon nga pala kaibigan no, night na ito yung binta ni Ate GB. Ayan, so siguro kaibigan tansya ko 4,000 pa lang ito no, 4,000 kasi nga may iba-iba tayong lalagyan. So, yung iba sinasabi, kaunti lang daw ang aking binta, kasi nga ito lang, no? Sometimes 6,000, 7,000. Pero kasi kaibigan nga, iba-iba yung lalagyan. Pag ang lahat, inipon ko lahat, ayan, so magiging malaki ito. Pero ngayon na nga, iba-iba ang lalagyan ng aking mga binta, kaya dito, maliit lang, dito yung mga grocery, no? Ayan, so apat na sa bigas kaibigan, no? Iba rin ang lalagyan natin ng bigas, ito sa wifi. Ayan, so iba rin ang lalagyan natin ng wifi, so iba't iba talaga ang lalagyan ni Ate GB ng mga bintahan. Ginagawa ko ito kaibigan para mabayaran ko lahat ng aking mga bayarin, mga bills. At malaman ko rin ang flow ng aking negosyo kung kumikita ba ako sa bawat produkto na aking tinitinda. Ayan, so medyo madilim na talaga sa labas. So dapat ito rin ang gawin nyo dear friends, no? Ayan, so iba't iba ang lalagyan ng ating binta. Alam ko, medyo naman... hindi talaga maganda no, dahil nga minsan nalilito tayo, saan ko ba ilagay ito, minsan nalagay ko dito. Yun kasi yung problema ko, parati ko nakakalimutan kaibigan, hindi ko nalagyan ng pangalan. Sometimes yung GCash ko nilagay ko sa printer, yung printer nilagay sa GCash. That's my mistake kaibigan. So later on after ko mag-vlog, lagyan ko ito ng pangalan no, GCash, printer, ito sa load, ito sa yellow, ayan, ito sa ating binta ng wifi. Ayan, kasi nagbibinta rin tayo ng wifi. So, lima sila dear friends. At syempre, ito yung binta natin no, sa grocery. Ayan, so mamaya lang lalagyan ko sila ng mga names. Ayan, para hindi naman ito si Ate GB. Ayan, so update-update lang ako no, sa mga nangyayari dito sa aking tindahan. Ayan, thank you so much God. Medyo nakakabawi na tayo from tag to mal days. Gusto ko talaga ngayon kaibigan na may pasok na no. Dahil napakalakas ng binta natin. Ito mga cakes kaibigan no. By the way, updated price 9 no. 9 na yung aking mga cakes. Noon 8 pesos lang. Pero pagpasok ng bagong taon, ginawa ko ng 9. Ang mahal na kasi yung mga biscuit ko kaibigan, noon 6 pesos lang. Ngayon 7 na lahat. Okay. Kasi nagmahal na. Yung mga candies ko, yung iba 1 peso. Pero karamihan kaibigan, 1 peso and 25 centavos. O tingnan nyo. Nilagyan ko sila ng mga prices kaibigan. At ito mga junk foods ko, 8 na lahat yan dear friends. Ito 17. Yung piatos noon 6, ngayon 16, ngayon 17 na. So ito lang kaibigan yung ginagawa ko. Again ha, kung okay lang sa inyo, ayan, iba-ibang lalagyan ng mga binta. O di ba? Ayan, so masigurado talaga nyo kaibigan, no, ma-sure nyo na lahat ng bills nyo mabayaran nyo. At ito napakalaga. Malalaman nyo ang flow ng inyong negosyo, yung mga produkto, kumikita ba kayo, okay?
paghiwa-hiwalay po ang binta nyo. So, mga kaibigan, ipakita ko na sa inyo yung ginagawa ni Ate GB dito sa aking tindahan. Kaibigan, no, paano ko ba nababayaran yung aking mga expenses, yung mga bayarin ko dito, kaibigan. So, actually, kaibigan, minsan nahirapan talaga ako, no, lalo na noon, kaibigan, na medyo bago pa lang tayo sa ating store business, sa ating business, medyo nahirapan ko talaga ako na bayarin yung mga expenses ko, yung mga bills ko. Pero alam niyo naman, madiskarte si Ate GB, no? Kaya naman, kaibigan, ibinabahagi ko talaga ito sa inyo. Dapat, kaibigan, dumiskarte ka rin, no? Magaling kang dumiskarte, dear friends. And, syempre, kaibigan, tamang disiplina sa sarili. Yung mga bayarin natin sa kuryente, pwede po nating pababain, okay? Actually, dito sa akin tinan, meron po akong dalawang electric fan, pero minsan ko lang po ginagamit ito kasi naman, ito yung mga wolf, ano, stand fan ko, kaibigan. Malakas kasi sa kuryente yung mga stand fan. Kaya minsan, kung mainit talaga na mainit, ayan, ginagamit ko. Pero ngayon na medyo, wala naman, hindi talaga sumisikat talaga si Haring Araw. So, ayan, so kahit pinapawisan ako, hindi ko ginagamit yung aking electric fan. Yung ceiling fan lang ginagamit ko. Dahil yung ceiling fan, hindi siya gaano magasto sa kuryente, no? At marami pang iba, kaibigan, marami pang iba, yung mga TV, pag hindi ka nanonood, ayan, switch it off, kaibigan, yung mga lights natin, pag umaga na, switch off mga lights, pwede ka rin gumamit ng mga, ano ba nang tawag yun, yung mga solar, no, solar light, meron din kami, kaibigan, talaga, kaibigan, dapat talaga madiskarte tayo para makasave po tayo, no, para naman bumaba yung mga bayarin natin, yung mga faucet natin, yung mga gripo natin, kaibigan, baka may tumutulo na tubig dyan, yun. So, repair it, okay? Pag may sira sa mga gripo, repair, kaibigan, repair the faucet, okay? Maraming paraan, kaibigan, para makasave po tayo sa mga bayarin natin, no? Para naman hindi talaga lumaki yung ating mga bayarin at hindi tayo ma-stress, no? Paano natin ito mababayaran? Again, katulad kay TGB, yung mga binta natin, ha? Hindi ko alam sa inyo, kaibigan, ang akin lang naman, no? Ayan, minumangkahay ko sa inyo na kung okay lang sa inyo, no? Iba-iba yung lalagyan natin yung ating mga binta. Katulad kay Ate GB, yung binta ko sa yellow, na ibang lalagyan po yun, pambayad sa kuryente. Yung sa wifi ko, kaibigan, iba rin yun, no? Para pambayad natin sa internet connection. So, iba-iba talaga sa tubig, iba-iba yung lalagyan ko. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, kaibigan, no? Para naman, mabayaran ko talaga yung aking mga expenses. At malaman na rin natin again yung flow ng ating negosyo kung kumikita ba tayo sa mga produkto na ating binibinta. Okay, ayan, so thank you so much, kaibigan, at tinapos niyo po hanggang doon ang video ko. Alam ko makakatulong po ito sa inyo, no? Paano natin mas mapapalago pang ating negosyo at paano natin mababayaran yung ating mga bills para naman hindi po tayo mahirapan, para naman umasinso po ang ating buhay. Thank you so much po talaga sa support na, kaibigan. And maraming salamat rin po, ha, sa nag-support sa aking matalik na kaibigan, 3 Vlogs Unlimited. Ayan, so 3 Vlogs is a good person, kaibigan. Watch his videos, subscribe to his channel, mag-comment kayo, kaibigan. Pag nag-comment po kayo, babalikan po kayo ni 3 Vlogs Unlimited kasi nga he's a good person. And let's say each other, kaibigan, 3 Vlogs Unlimited is doing live stream every 2 p.m. Philippines time. So, kita-kits, kaibigan, no? Let's support each other, let's love each other, okay? And thank you so much sa mga nag-like, okay, nag-like, nag-follow sa ating Facebook page. Ay, nakalimutan ko na naman to. Kasi gutom na gutom sa TGB, kaibigan, no? So, thank you so much, ha? Kaibigan, ilalagay ko pong yung link sa description box. Negosyo tips and ideas. Makakatulong po ito sa iyo, kaibigan. Kung gusto mong magtayo ng negosyo, paano palagoy ng negosyo, paano pansisuhin ang buhay mo. Feel free to comment, kaibigan, private message kay TGB. Mag-post ka, kaibigan, kahit ano. Tungkol sa negosyo, love the love ko yan. Kahit ano, magtanong po kayo dahil ito po ang gusto natin, GB, na makatulong sa inyong lahat para naman umasinso ang ating buhay. Okay? Again, thank you so much sa pagmamahal, ha? Lagi mo lang isipin, kaibigan, yung parati ko sinasabi sa aking mga videos. Hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life, tiyak, kaibigan, aasinso ang buhay natin lahat. Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. I love you all. Thank you so much, guys. Thank you so much, dear friends. God bless.